Good day, grade 12 STEM. Dating gawin ako ulit ay naghanda sa inyo ng video para mapag-aralan nyo sa mga susunod ulit na panahon. Last meeting, so sa last video na ipinaresent ko sa inyo is itinuro ko sa inyo yung ibig sa kung ano ang ibig sabihin ng business plan. Okay? At gaano ito ka-importante sa isang negosyo, ano ang kanyang nagagawa, at ano ang kanyang mga gamit. Okay? So, ngayon naman, this day, ituturo ko sa inyo yung detailed. Okay? Kung ano ba yung laman mismo noong business plan. And ipagpapauna ko na sa inyo, kayo ay gagawa din ito. Okay? So, maganda din, meron tayong video para sa ganun. Pabalikan nyo kung ano yung mga laman nito. Okay? Bagamat baka hindi ko ito ulit matapos, ito ay talagang kailangan sublungan ko talaga kasi ito ay may anim na bahagi. Okay? So, baka maituro ko sa inyo yung tatlo. Okay? So, umpisahan na natin ito. Kung meron nga pala ulit kayong tanong, ay gamitin natin yung ating chat box, no? Mag-type lang kayo dun sa chat box. Okay? So, let's start. Ang unang bahagi class ng business plan o when we are going to when we are making a business plan, ito yung first step na kailangan mong gawin. Okay? So, number one is, ang isa sa content ng business plan is itong executive summary. Okay? So, ano ba itong executive summary? Last time kasi class, di ba, i-share ko na sa inyo kung ano ang kung ano ibig sabihin itong executive summary, di ba? Pero, balikan natin siya ulit. Okay? So, ano ba itong tinatawag natin na business executive summary? By the way, yung anim na laman class ng business plan is number one, itong executive summary. Number two, opportunity. Number three, execution. Number four, company's overview. Number five, financial plan. And number six, yung appendix. Okay? So, yung anim na yun class, yung bumubuo o yung elements ng business plan. So, pag-usapan natin yung number one, which is the executive summary. It says here, the executive summary of your business plan introduces your company. So, in short, ang executive summary, para ba siyang kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, ito yung tinatawag nating tell me something about yourself. Okay? So, sa executive summary, dito mo ipakikilala ang iyong negosyo na itinayo. Okay? Para bang ito yung time para magkaroon sila ng papahapyaw na pagkakaalam kung ano ang iyong negosyo. Okay? Explains what you do and lays out what you're looking for from your readers. So, ibig sabihin, sa executive summary, dito mo ipaliliwanag paano ba tumatakbo ang iyong negosyo. Or, bibigyan mo lang sila ng konting hint, no? Ano ba ang meron sa iyong negosyo? Ikaw ba ay sa pagkain? Ikaw ba ay sa apparels? Or lahat ang pwede mo pagkakitaan, ano, na legal. So, dun mo yun ikikwento. Dito sa executive summary, i-explain mo yan dun. And sa executive summary din, dito mo din ilalagay kung ano ba yung ine-expect mo sa iyong mga readers. Like, maintindihan nila yung negosyo and ma-realize nila na ito unique, something like that, no? So basta ito yung ano, pagpapaliwanag kung ano ba ang meron, maikling pagpapaliwanag sa iyong negosyo. Okay? Structurally, pag pinag-usapan natin yung pinaka bumubuo sa executive summary, ito yung or sa business plan rather, yung executive summary is yung first chapter. Okay? So, dapat nating matandaan yan. Ito daw ay yung sa first chapter of your business plan. Kumbaga, para bang
pag sa usapin ng pagkakabuo ng business plan, ito yung panguna. Okay? And while it's the first thing that people will read, now, meron dito suggestion. I generally advise that you write it last. Okay? Sabi dito, bagamat ito ay unang nakikita sa table of contents, the executive summary, the advice is you put it in the last. Okay? Now, syempre maitatanong nyo, eh sir, bakit kung ito ay nasa una, bakit ina-advise niya na ito ay mapunta sa panghuling bahagi ng business plan? Now, let's answer the question. Why? Because once you know the details of your business inside and out, you will be better prepared to write your executive summary. So, dito muna tayo. Ang ibig sabihin, ang number one punto niya, class, kaya magandang ito ay ihuli mo, lalo kung gagawa ka ng business plan, ihuli mo na itong gawin. Unahin mo muna yung mga detailed. Like what? Yung, asan ba yun? Yung mga binanggit ko sa inyo kanina. Yun daw yung muna unahin nyo, like, yung opportunity, which is number 2. Number 3, yung execution. Number 4, company's overview. Number 5, financial plan. And number 6, yung appendix. So, unahin mo daw muna yung 5, okay? Yung from opportunity to appendix. Bakit? Kasi kapag naintindihan mo na yung pinakalaman ng iyong business plan, like naintindihan mo na yung opportunity, execution, company's overview, hanggang doon sa appendix, mas mapapadali kang makagawa ng summary ng iyong business plan. Kasi yung executive summary, class, ito yung bahagi ng business plan na kung saan sinasummarize mo yung buong laman ng iyong business plan. Okay, like isasummarize mo yung opportunity, execution, yung overview mo sa company, financial plan, and yung ending part. So, yung 5 na nabanggit ko sa inyo yon, yun, class, ay iyong isasummarize. And kapag pinagsama-sama mo lahat ng mga sinummarize mo doon sa 5 na yon, ang tawag natin doon ay executive summary. Therefore, mas madali, class, na unahin mo ang mga detailed part at saka mo ihuli yung executive summary. Dahil nga po, mas matutulungan ka nitong makagawa ng mas mabilis dahil mas nauunawaan mo na yung content ng iyong business plan. Dahil ang executive summary ay sa Tagalog ba pagbubuod or the summarize idea or the summarize information of your business plan. Okay? After all, sa continuation, after all, this section is a summary of everything else you're going writing a detailed business plan. 34, okay? To write about. Kumbaga, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito ay summarize, no, na information ng iyong business plan, itong executive summary. Okay? At sabi pa dito, ideally, the executive summary can act as a stand-alone document. Ayun, no? Stand-alone document that covers the highlights of your detailed plan. Kumbaga, kung yung executive summary lang ang ibibigay mo sa mag-i-invest sa iyong negosyo, pwede niya nang maipaliwanag yung ano, magkakaroon agad siya ng idea sa kabuuan ng iyong negosyo dahil ito nga po ay summarize, no, ng information ng lahat ng mga nabanggit ko sa inyo kanina. Okay? In fact, it is very common for investors to ask for only the executive summary. Okay, natural lamang daw na kung minsan ito ay hinihingi na lamang, hindi na yung buo. Lalo na, nabanggit ko sa inyo din last time na kapag ka ang mag-i-invest ay busy tao, lalo kung yung mga malalaking tao na, no? Kunwari, biglaan. Kesa basahin ko on the spot lahat ng content niyang yung business plan, yung mahabang pages na yan, ibigay mo sa akin yung executive summary para magkaroon agad ako ng idea sa iyong negosyo. Okay? So, natural kung minsan na ito ay hingin agad, no? In fact, sabi nga dito, di ba? Common for investors daw ito. Okay? If they like what they see in the executive summary, they'll often follow up with a request for a complete plan, a pitch presentation, and more in-depth financials. Excuse me.
Okay? So, sa madaling salita, class, kapag inabot mo ang executive summary mo, at dun pa lang sa executive summary mo, nagustuhan na agad nila yung konsepto ng iyong negosyo, that's the time hinihingi na nila yung detalye o yung detalyadong information ng iyong negosyo. Okay? So, ang sabi dito, because your executive summary is such a critical component of your business plan. Ito yung pinaka-critical component. Kumbaga, napaka-importante nito sa business plan. Bukod class sa ito ay nagpapaliwanag ng kabuuang information or the total information of your business plan. Why do you think this executive summary is very critical or very important? Okay? So, maybe you could type your answer on our chat box. Pwede nating basahin 'yan habang tayo ay nanonood ng habang kayo ay nanonood ng aking lesson. Pwede niyo i-type yung sagot niyo. Bakit sa tingin niyo napaka-critical na bahagi itong executive summary? Now, so ito po ay sa aking pag-aaral, ang sagot nito sa aking question, no? Ang sagot is, yung executive summary kasi, lalo kapag ito ay unang hiningi ng investor, ito ay sumasalamin or it reflects on how knowledgeable are you in your business. Ulit, no? Yung executive summary is a reflection on how you are knowledgeable in your business. Kumbaga, gaano mo naiintindihan yung ginagawa mo? Okay? So, halimbawa na, tiningnan ko yung business, I mean yung executive summary mo. Hiningi ko yung business plan. Oh, where's the executive summary? Let me check. Oh, let me see. Oh, from here, mag-decide ako if magiging interested ako mag-invest sa'yo or not. Now, inabot mo yung executive summary. Tas, magulo ang iyong executive summary. Hindi mo masummarize ang mabuti ang iyong executive summary. From there, nakikita na agad na hindi mo alam ang iyong ginagawa. Anong business, hindi mo alam yung negosyo mo. Or hindi mo alam kung paano patatakbuhin ang iyong negosyo. Kasi dito pala sa simpleng summarization ng iyong business plan, hindi mo maitama. Kumbaga parang may malaking impact agad yun sa investors na ba't ako mag-i-invest sa'yo kung itong simpleng bagay na ito, hindi mo magawa ng tama. Therefore, napaka-critical na component nitong executive summary, una, dahil ito yung summarization or yung pinakabuod ng iyong information ng iyong business or itong business plan. Pangalawa, natural na ito ay hinihingi ng investor. Okay? Halimbawa, may gustong maging part ng iyong negosyo. Natural na hinihingi na agad yung executive summary. So, that's number two. Number three, ito ay sumasalamin or nagiging reflection siya kung gaano ka-important, kung hindi naman gaano ka-importante, kung gaano mo nalalaman or gaano ka-knowledgeable sa iyong negosyong itinayo. So, kung maayos ang executive summary, mas nagiging detalyado ito sa mga babasa, mas nagkakaroon sila ng sabihin na natin appetite to invest or to put their money on your business. Okay? So, kaya siya critical. Okay? You'll want to make sure that it is as clear, as concise as possible. Malinaw, naiintindihan. Okay? So, dahil nga ito ay critical. Okay? Cover the key highlights of your business. Okay? Hindi kung ano nung mga palabok ang nilalagay mo. Ang pinakamagandang ilagay dyan, yung pinaka-strength. Okay? Ng iyong negosyo. No? Kung yung pinaka katangi-tangi niyang karakteristik ng iyong negosyo, bakit naiiba siya sa ibang mga bagong negosyo na naglalabasan ngayon. Yan po yung pinaka-space mo para maibenta mo ng mainam sa maikling pamamaraan ang iyong negosyo. But don't too much. Ito yung second question ko dito sa slide na to eh. Bakit sa tingin nyo, wag naman masyadong madami? Okay, so pwedeng paki-type nyo yung sagot sa chat box. Ano sa tingin nyo ang dahilan? Sabi dito, napaka-importante niya, napaka-critical. Eh kung importante to sir, eh bakit hindi natin dagdagan? Okay, dagdagan natin. Kasi importante daw to eh. Pero sabi dito,
But don't into too much. Huwag mo masyadong damihan. Okay, bakit? Okay, so type niyo yung sagot niyo dyan sa chat box, no? Kung meron kayong idea or na kung meron kayong naiisip na dahilan, bakit dapat, bagamat ito ay importante, dapat huwag naman sumobra. Siguro yung sasabihin sa inyo, sir, summary nga eh. Diba? Siyempre bukod dyan sa sagot na summary kasi siya eh. Pero ano ang nagiging disadvantage if masyado natin itong sinosobrahan? Okay? So, ang sagot po natin dito, sa ayon po sa aking pag-aaral, kapag nasosobrahan naman po ng information dito sa executive summary, ang naging tendency, di ba may nabanggit ako sa inyo, yung number one is the executive, no? So, part one. Yung pangalawang bahagi ng business plan is yung opportunity. Third, execution. Fourth, company's overview. Five and six, appendix, no? Kapag ka nasosobrahan ka, class, ng information dito sa executive summary, na ano na, nawawalan na ng gana yung reader mo na basahin pa yung iba. Okay? Nagiging spoiler masyado. Kumbaga, nawawalan na ng silbi yung limang bahagi pa ng business plan. Okay? Kaya nga ang sabi natin, mas maganda ito ay ilagay natin sa panghuling bahagi, bagamat ito yung number one, ang idea, you put it on the last part of the business plan. It's just because para maiwasan natin or para maiwasan natin yung tinatawag natin na pagiging spoiler ng information. Kumbaga, hindi niya ma-open up lahat. Okay? So, sana naiintindihan niyo yung point natin. Kaya, mas maganda, bagamat ibinebenta mo ang iyong negosyo sa executive summary regarding putting up information, but don't put it too much. Okay? So, huwag masyadong detalyado. No? Hint lang. Okay? Kumbaga ano lang, para bang ano, kumbaga sa pagkain, hindi naman dessert eh. Diba yung bago ka kumain, yung appetizer, yon. Okay, appetizer lang. Okay, ideally, your executive summary will be 1 to 2 pages at most. Okay, isa hanggang 2 pages lang daw yan, ano. Designed to be a quick read that sparks interest and makes your investor feel eager to hear more. Kumbaga, para bang nagiging prelude siya. Kumbaga, trailer. Okay, kung minsan, di ba sa trailer, di ba nakakita naman kayo ng trailer? Di ba, may magandang trailer, no? Pero hindi siya sobrang mahaba. Okay? Pero, kumbaga, dun pa lang sa trailer mo, parang gusto kong panoorin itong movie na ito, mukhang maganda. Ganon din sa executive summary. Okay? So, sana po ay naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin nitong executive summary at ano ang gamit nito sa iyong business plan at gaano ito ka-importante. Next, ang next question natin nito, sir, paano po namin gagawin na maging maganda, hindi naman sobrang mahaba, at ano ho ba ang pinaka importanteng nilalaman nitong executive summary para hindi kami masyadong humaba? Okay? So number one, one sentence overview. Okay? So that's example number one. At the top of the page, right under your business name, include a one sentence overview of your business that sums up the sentence of what you are doing. Okay? So sa top down ng page mo, sa unang pahina, right under your business name, okay, include a one sentence overview. Okay, kumbaga para bang meron ka na agad introduction, kumbaga sa research, no, meron kang maikling pagpapaliwanag sa iyong negosyo. Okay, ano klaseng pagpapaliwanag daw yan? Sums up, okay, the essence of what you are doing. Ano ba ginagawa mo sa negosyo mo na yan? Patungkol saan ba yan? Okay? So, dun mo yun ilalagay sa one sentence overview natin na tinatawag, no? So, again,
Para makagawa ka ng isang executive summary, ang isa sa component niyan is one sentence overview. This can be a tagline, okay, sabi dito, no? This can be a tagline, but it is often more effective if the sentence describe what your company, so merong pagpapaliwanag sa iyong kumpanya, okay? So, pwede rin daw tayong gumamit ng tagline, okay? Actually, thus, this is also known as your value proposition, okay? So, ano po ang halimbawa natin dyan, okay? So, ito yung mga example natin ng one sentence overview. Okay? So, Bailey Body Care, ito yung pangalan ng kanilang negosyo, no. Bailey Body Care helps its customers feel like their best selves by providing affordable and organic skin and body care products. This new business is a proprietorship. Woo, hirap. Owned and operated by Beatrix Bailey in Atlanta, Georgia. Beatrix began the business 2 years ago when she realized none of the body care products on the shelves matches her needs, and those that did came with steep price tags. So she began researching the best natural ingredients and developing a body lotion that would help her glow. She began selling her product at local markets and sold out at every appearance. Kumbaga, para bang ano, no? Dito palang class, ito yung continuation yan eh. Yan. So, dito pa lamang, dito, ay nagkakaroon agad tayo ng idea sa kanyang negosyo, no? So, yun yung sinasabi dito, class, sa ating one sentence overview na kung saan, ang sabi dito, one sentence overview of your business that sums up the essence of what you are doing. So, dapat ma-achieve natin itong goal na to. Maipaliwanag mo sa iyong mambabasa o sa reader, sa investor, yung essence. Ano ba yung silbi, no? Ano ba gamit niyan? O ano ba yung ibig sabihin or ano ba ang iyong ginagawa sa iyong negosyo? Okay, something like that. Paano ito nag-umpisa? Alam niyo, katulad nito, medyo konting history. Okay? So, malino naman siguro tayo dito, no, sa one sentence overview. So, next, number 2 sa paggawa ng executive summary, okay? So, kailangan meron ding problem, okay? In 1 or 2 sentences, summarize the problem you are solving in the market. Okay, every business is solving a problem for its customer and feeling a need in the market. Okay? So, ito yung halimbawa natin yan, class. A problem statement by a software company. Okay? The problem of manual auditing process affects the finance department and staffs as the process creates a lot of hassle because of the searching and verifying physical documents. Okay? So, the impact of this is a lengthy auditing process where many mishaps and misplacements of documents happen. Kumbaga, class, dito ipinaliliwanag, class, kung ano yung mga kinakaharap nilang problema. Now, sir, hindi, kumbaga parang kung iisipin lang natin, class, ano, siguro, ano, kayo din, tingnan nyo din yung point ko. Kung ang goal natin is, magkaroon tayo ng investors, bakit natin kailangan ilagay ito? Di ba magandang tanong yun, class? Ang objective mo nga is ibenta ang iyong negosyo. Ibenta mo in a sense of mag-invest sila sa iyo. So if the goal is that, why do we need to put this problem in our business plan? Okay? So, ano sa tingin nyo, class? Bakit sa tingin nyo kailangan pa rin ilagay itong kinakaharap na problema sa ating business plan? Siguro yung iba ang sagot nila ay para sir masolusyonan in the near future. Tama ba ako? Meron ba sa inyong ganun yung sagot na ilagay natin yung problem na kinakaharap ng negosyo sa business plan para in the near future ay
magawa natin ng paraan. Well, that's correct. Okay? Tama yun. Okay? Kaya ng class, meron pang nakakalimutan dito sa perspective naman ng may-ari ng negosyo. Okay? At kayo, baka meron kayong naiisip na sagot regarding that, ano? Ano sa tingin nyo ang dahilan, bukod dun sa nabanggit ko sa inyong sagot, bakit kailangan pang ilagay itong problem na ito? You know what, class? Kaya isa pa sa mga dahilan kung bakit inilalagay ang problem sa business plan bukod sa para magawan ito agad. Kung papaano ka mag-handle or kung papaano mo sinosolve yung problema na kinakaharap ng iyong negosyo. Kumbaga, yung characteristic ng isang owner, if magkakaroon ng problema or kung may existing ang problema, titingnan nung investor yan, paano mo yan sinusolusyonan. Kumbaga, kung sa ating class, paano ko mag-handle ng problema mo sa buhay? Though from there, nagkakaroon na tayo ng idea doon sa tao. Diba, class? Kumbaga, halimbawa, mayroong mga tao, class, na kapag ka nagkakaroon ng problema, yung nagkukulong na lang sa kwarto, yung iba ay nag-give up, kaya nga, class, yung iba nga, di ba? Parang kinukuha nila yung sarili nilang buhay. Kasi nga, hindi na nila kaya. Di ba? So, from there, nagkakaroon tayo ng idea sa characteristic ng owner. Right? Kumbaga, paano ka ba humarap sa isang problema? Okay? So, kaya inilalagay pa rin natin itong problem nang sa ganun magkaroon ng idea yung investors mo tsaka yung mababasa kung gano'ng kakagaling na owner. Kumbaga, dyan din masusukat, ba, magaling pala itong tao na to. Bili mo itong problema na ito sa iba, baka hindi ito masolusyonan, ano? Pero siya, nakalatag ang sagot. And, alam nyo, class, sa problem din, dyan din nakikita kung matalino rin yung owner. Kasi, kung makaisip ka ng problema na hindi naman naiisip ng iba, alam mo yun, class, yung parang sobrang sharp ng mind mo na to the point na na-assess mo agad yung mga magiging problem in the near future, nagpapakita ito ng katalinuhan mo bilang isang owner. Kumbaga, yung iba baka hindi naisip na, ay, pwede palang maging problema ito. At alam mo rin kung paano siya solusyonan. Okay? So, kaya itong problem na ito ay inilalagay pa rin sa business plan. Okay? So, next, ito yung example natin. Nabasa ko naman na sa inyo yan kanina. Ito, solution. Okay? This is your product or service. How are you addressing the problem you have identified in the market? Okay? So, gaya nga nung nabanggit ko sa inyo kanina, ang isang matalino na may-ari or owner ng isang negosyo, alam din kung paano niya susolusyonan. Nung mga nakaraan class na discussion natin sa entrepreneurship, diba, nabanggit ko na sa inyo yung katangian ng isang entrepreneur na pagdating sa paghanap ng solusyon, diba, na kung saan ang solusyon ay hindi lamang niya iniaasa sa iba, kung hindi ito din ay gumagamit siya ng mga resources na nakapaligid sa kanya. Okay? So, from there, nakikita ng investor kung gaano ka pa rin kagaling na owner. This is your product or service. How are you addressing the problem you have identified in the market? Okay, so ito yung halimbawa natin, class. Ito yung problem. Going to the video, ito yung problem sa Netflix eh. Going to the video store requires fighting traffic, wandering the aisles and waiting in long lines just to get a single movie. Okay, solution. Netflix allows anyone to enjoy thousands of titles streamed directly to their home or delivered to their mailbox. Okay? Imagine ninyo, class, dati, nung wala pang mga masyadong, nung hindi pa masyadong uso ang internet, eh, kapag nanonood tayo ng movie, ako naabutan ko to, class, eh. Ang dati, class, ngayon medyo nawala na yung ganung essence. Syempre may mga disadvantages din naman kasi yung mga development natin eh, no? Pero alam niyo, maikwento ko lang, nung ako ay bata, sir, 1980s ba 'yan? Hindi naman, mga 1960s lang.
No. Kidding aside, nung mga 2000, nung pagpatak ng 2003, 4, 5, ganun, kapag kakalinggo or Sabado, syempre yung nanay ko buhay pa nun, busy yun sa pagtitinda ng mga pagkain. Kapag kakasabado at saka linggo, nagpupunta kami sa Video City. Alam niyo yung Video City class, naabutan niyo ba yan? Ako, first year high school ako, meron pa rin yan eh. Yung umaarkila ka ng, ano, ng tape, yung VHS, no? Dati ng VHS. Tapos, pagkatapos ng VHS, naging CD naman. Okay? So, ngayon, pati CD, wala na rin. Kasi nga, lahat ay nasa internet na. Okay? So, dati yun, naarkila kami ng movie. So, sabi niya lang dito, class, eh, kapag kakamarami daw na umaarkila, syempre nag-aantay ka dun sa may ano eh, sa aisle or dun sa pinaka counter ano para makapagbayad ka at the same time makapamili ka rin ng maayos ng mga CDs or ng VHS, no? Pero yung mga problema na ganyan, nawawala na, okay? Fighting traffic, okay? Wandering the aisle and waiting in long line just to get a single movie. Ngayon, meron ng Netflix. So, ganun yung ibig sabihin ng tinatawag natin dito ng solution. So, i-state mo yung problem mo. Okay? So, pag na-state mo yung problem mo, dapat meron ka rin solution sa iyong business plan. Okay? So, next, the target market. Okay? Who is your target market? Okay? Napaka-importante, class, sa isang business. Alam mo kung sino yung magiging ano mo, hindi naman sa suke, sino yung magiging customer mo. At the same time, ma-identify mo anong klaseng customer ang iyong pagsaservan. Halimbawa na, merong kang nakitang pabrika. Okay, syempre maraming tao dyan. So ngayon, magtatayo ka ng karinderya. So yung target mo, yung mga tao na nagmamadali, syempre may isang oras lang ang lunch break niyan eh, 'di ba? Sa trabaho ganoon naman, isa 1 hour lang yung lunch break, then 1 p.m. magtatrabaho ka na ulit. So, magtatayo ka ng negosyo para dun sa mga taong nagmamadali, yung paglabas nila sa kanilang pinagtatrabuhan, kakain na lang, pagkatapos babalik na uli sa trabaho. So, ganoon yung tinatawag nating target market, no? At ideal customer. Na-identify mo rin kung anong klaseng customer ang iyong pagsisilbihan. How many of them are there? Okay, gaano sila kadami? It is important here to be specific. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Napaka-importante na specify mo talaga or na-identify mo kung anong klaseng customer ang iyong magiging customer. Okay, halimbawa, if you're a shoe company, okay? If you're a shoe company, titinda ng sapatos, you aren't targeting everyone. Okay, just because everyone has feet. Okay, nagigets niyo yung logic niya na yun, class. Kahit na lahat ng tao ay may paa, kumbaga sa pagkain, lahat ng tao nagugutom. Okay? Pero, halimbawa na kung fine dining ka, lahat ba afford fine dining? Lahat ba afford mag Wagyu? Alam niyo yung Wagyu beef, class? Ang mahal niyan. Siguro, ang isang serving yata niyan is umaabot ng ano eh, $100 o more or less mga nasa 5,000 pesos. Isang serving lang yun ng Wagyu beef. Okay? Tapos yung danes ay, alam na ko, paborito ko tong danes na ito eh. Sa beef, yung medium rare na kupo. Tapos merong, may syempre, may wine dapat yan. Anyways, maiba lang ako. Nagigets niyo yung class yung ano? Nagigets niyo class yung ating point dito? Na sabi niya dito, hindi important lahat ng tao may paa. Pag ang iyong negosyo ay shoe company, eh lahat na sila target mo. Okay, hindi daw ganun yung logic niyan. You're most likely targeting a specific market segment such as style conscious men or runners. Kumbaga, kung ikaw ay shoe company, saan ka ba magpo-focus? Halimbawa, Nike. So syempre, more or less running shoes yan, okay? So ngayon na lang nagkakaroon ng ano eh, ng mga style conscious, no, na uri ng sapatos ng Nike. Pero originally speaking, ito ay para sa sports, okay?
Kumbaga, ganun din class sa iyong itatayong negosyo. Halimbawa na, ikaw ay merong tindahan, halimbawa, ng damit. Okay? So, lahat ng tao nagsusot ng damit. Lalaki ba? O, kumbaga, kung magiging specific ka, lalaki ba o babae? O lahat? Okay? So, sino ang target mo na customer kapag dating sa damit? Puro kabataan ba? O mga matatanda? So, next, ito pa isa. Pambata ba o pang matanda? Okay? So, alam niyo yun, class. Maging specific ka. Okay? Para nang sa ganun, naiintindihan mo at hindi masyadong naliligaw ang iyong negosyo pagdating sa kanyang customers. Magiging soon-to-be customers, no? Kasi, kapag ka hindi mo inisip ano ang magiging disadvantage niyan, ay lahat na lang kukunin mo. Though, pwede naman. Kaya lang, class, lalo doon sa mga nag-uumpisa, syempre may kinalaman pa rin dyan yung budget mo, no? Kung masyado mong kinukonsider ang budget mo, maliitang puhunan, class. So, sino muna yung target mo? Halimbawa, napansin mo ang mga ano ngayon, ang mga kabataan, nagpo-forma na. Diba? So, sila yung tatargeting ko kasi mas maraming kabataan bumibili ng damit kesa sa mga matatanda. Okay? Kasi ang mga matatanda naman, bihira naman yung talagang pumoporma ng masyado, libang madaming pera. Diba? Pero yung mga typical lang, nakagaya na, kagaya siguro natin, yung iba sa inyo, baka mayaman, yung mga pangkarniwan lang, yung mga average lang, yan ay simple lang. Okay? Minsan nga, nakaduster lang yan sa loob ng bahay. Diba? So, dun pa lang, last, bilang isang owner, maintindihan mo siya, sino ba yung pagbebentahan ko? Okay? So, sana naiintindihan nyo, class, yung point natin dun, ano? This will make it much easier for you to target your marketing and sales efforts and attract the kinds of customers that are most likely to buy from you. Kumbaga, kung ma-assess mo na mas maraming kabataan ang bumibili ng damit, di sila yung targeting mo. Mapababae o mapalalaki, bata, basta sila yung sa tingin mong ganito. Siyempre, pagdating din sa style and brand. Diba? So, halimbawa, ako, medyo mahilig ako sa Nike. Okay? So, hindi Nike plus, ano, Nike ang tamang pronunciation yan. And Adidas. Okay? So, yung mga ganon, syempre, pag ako, tumitingin ako ng damit, dapat yung kumbaga kung ano yung brand mo at anong style yung gusto mo. So, bilang isang may-ari, kung katayo ka ng negosyo, dapat alam mo yan. Okay? So, next, competition. Okay? So, how is it your target market solving their problem today? Alam nyo, class, medyo itatama ko kayo ng bahagya sa idea nyo regarding competition patungkol sa pagtatayo ng negosyo. Okay? Kasi, class, ang nagiging idea lamang lagi natin, siguro most of you, when you heard the term competition, ang lagi nating naiisip yung mga ano eh, yung mga taong nagtatayo din ng negosyo sa tapat na o sa tabi ng iyong pinutap na business. Okay? Yung mga kaparehas mo ng negosyo, kumari kainan ka, nagtayo rin siya ng kainan. Yung isa naman, nagtayo ulit ng kainan, so marami na kayo. So, parang nalilimit lamang dun yung idea natin sa competition. Though, tama naman yun, competitors yun, or part pa rin ng competition yun. Pero, class, pag sinabing competition pa, yung dapat din nating mga kinoconsider dito, o isa sa mga kinoconsider natin na competitors din natin is, una, yung problema na kinakaharap din natin sa panahon din natin ngayon. Ano ibig ko sabihin, class? Halimbawa, nang dahil sa problem ng pag-aaway ng o pag hindi pagkakaintindihan ng Ukraine and ng Russia, ano ang isa sa mga naging effect nito sa atin? At even in the States, no, alam mo sa IG, kasi andiyan kong naka-follow diyan ng mga artists sa IG sa ibang bansa, no, sa West, no. So alam niyo yung mga post nila sa IG ngayon, yung mga memes nila, it's all about gasoline. No? Imagine niyo, class, hindi lamang tayo dito sa Pilipinas ang apektado ng pagtaas ng gasolina
nang dahil sa pag-aaway ng dalawang bansa na yan, kahit sa ibang bansa class, iniinda nila ang pagtaas ng gasolina. So, yung mga ganyang classic class na problema, ito ay under pa rin ng competition. Okay? Halimbawa na, yung negosyo mo ay hindi, halimbawa kung, halimbawa, pagkain. Dahil nagmahal ang gasolina, magmamahal din yung presyo ng bilihin ng pagkain. Automatic yan, class. Magmamahal ang pamasahe, magmamahal ang ng gasolina. So, tendency lang, magmamahal din tsak yung pagkain. No? So, bilang isang may-ari, kumbaga parang under din ng competition yan, eh, no? How will you able to solve that problem? Okay? Are there alternatives or substitute in the market? Kumbaga, halimbawa na, bilang isang investor, tinitingnan din yan na yung mga competitors mo, bukod sa mga taong nagtayo ng negosyo na kaparehas ng sa iyo, isa sa mga competitors mo dyan yung mga nangyayari sa paligid. Okay? At yan, tinitingnan din ng investor, how will you able to solve that? Magaling ka ba mag-solve ng ganyan? Kasi doon mapapanatag yung investor nating class. Diyan mapapanatag yung kanilang loob na mag-invest ulit ng panibago or to put their money on your business. Diba? Kasi, ba't ko ibibigay yung pera ko kung hindi ka marunong mag-solve ng ganyan? Paano mo iaahon ang iyong negosyo sa mga competitors? Like, yung mga business din na kaparehas ng sayo or not, hindi, kung hindi man kaparehas, yung ibang business na pupuko ng atensyon ng iyong mga customers. Okay? Every business has some form of competition. Okay? Lahat yan. May competition yung binabanggit ko nga na kaparehas sa mga business man nagpuputap ng business. Competition yan. Pati yung pagmamahal ng bilihin, under din ang competition din yan. Okay? Paano ka magkakaroon ng mas mura? Alam nyo, class, kaya nga, isa din yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga peking produkto. Alam nyo, naiinis ako. Marami ngayon sa online class, lalo sa mga damit at sa mga apparels, no, sapatos, damit, mga kasangkapan, pero most likely sa mga damit. Lalo sa online, bibili ka. Sabi dito, sinasabi nila, 100% authentic. Pero kapag diniliver sa'yo, ano pala, OEM pala siya. So, libang maalam ka sa item na binibili mo para malaman mo kung legit or hindi, hindi mo malalaman, mapepeki ka na lang. Kasi nga, ang tao kasi, ba't ko siya nabanggit sa inyo, class? Kumbaga, nagkakaroon kasi tayo ng alternatives. Kaya nagkakaroon ng mga peki na ganito, peki na ganyan, para mabili pa rin ng tao yung gusto nila sa murang halaga. Okay? Alam nyo, class, kung bakit magaling, kung bakit biglang yumaman ang China? Alam nyo, nung mga, hindi, ayoko lang magbanggit ng presidente kasi mali yun, eh. Hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan. Pero sabi nila, dati daw, okay? Sabi nila, dati, hindi ko alam kung kanino yung presidente yan, I don't know. Kung panahon ba ni Cory or ni Diosdado Macapagal or ni Bongbong, I don't know kung kanino yung panahon yun. Pero dumating daw sa point na mas magaling daw o mas angat ang Pilipinas sa China at sa Japan. Or kumbaga, kung hindi man angat, kapantay natin sila. Pero naiwan na lang naiwan ng Pilipinas. Okay? Alam niyo, isa sa mga karakteristik ng China kung bakit sila naging maboom lalo pagdating sa negosyo, alam kasi nila 'to. Siguro naiintindihan niyo yung point ko dito, class, no? Itong alternatives na 'to, alam nila 'yan gawin. Okay? Kaya napansin niyo ang daming peking mga produkto. Alam niyo, naiintindihan kasi ng mga Chino, no, yung gusto ng tao. Okay? Ang gusto ng tao, maganda yung gamit nila, gusto nila may brand, pero ayaw nilang maglabas ng malaking halaga. Kaya ang gagawin nila, o kunwari, di ba sa palengke class, ang daming mga imitation na damit, ang daming imitation na chinelas. Imagine ninyo, class, yung Birkenstock na chinelas, magkano yun? 2,100 ata yun, nung last time na tumingin ako sa mall.
yung same ano lang yun ha, yung basic na ano na slides ng Birkenstock na goma. 2,000 yun. Pero pag kapag ka, tumingin ka sa Santa Maria, ano lang, 100 pesos lang or 150 pesos, piri mo, ang laki ng difference. Pero dahil ang gusto ng tao, makasabay pa rin sila sa uso, pero ayaw nila maglabas ng malaking halaga, naiintindihan niya ng mga Chinese. Kaya naglabas ng peke, tayo naman mga Pilipino, bili naman ng bili. Hindi natin iniisip kung peke ito. Basta ang tatak nito, ano to, apple to. Okay? Ang tatak nito, Balenciaga to, Dior to. Okay? So, LV to. Mga something like that sa bags. So, daming mga peke na lumalabas. At dyan magaling ang mga Chinese sa pamimeke. At tayo naman, tangkilik tayo ng tangkilik. Kumbaga, para bang unaware tayo, class, na pinalalakas natin yung ekonomiya ng mga Chinese. Eh, kasi nga, syempre, tinatangkilik natin yung mga produkto. Well, hindi naman natin masisisi kasi ang gusto natin, medyo may brand nga, pero mura. So, ganun yung nakikita ko. Ito ay para sa akin lang naman po, ah. Bagamat baka sakaling ako'y mali, pwedeng ako'y mali, pero ito po ay sa aking obserbasyon lamang kung bakit tumaas ang ekonomiya ng Chinese. Bukod sa kanilang katangian, yung pagiging disiplinado rin nila, eh yung kanilang kagalingan sa pag-iisip kung paano sila makaka-penetrate sa market. Okay? So, that's competition. Next is company overview and team. Okay? Provide a brief overview of your team and a short explanation of why you and your team are the right people to take your idea to market. Investors, okay, put an enormous amount of weight on the team, even more than on the idea. Because even a great idea needs a great execution in order to become a reality. Okay, so overview ng company mo at the same time yung team, napakahalaga, class, na meron kang magagaling na empleyado sa iyong negosyo. Okay? So, napanood niyo ba yung ano? Nung ako high school, unang lumabas yung copy prints, no? Yung naghahanap pa lang siya ng mga, baka yung iba sa inyo napanood na yan, si Gong Yu. Baka yung mga mahilig sa Korean dyan, eh, kilala si Gong Yu, yung bida sa ano, yung bida sa Train to Busan, tsaka sa ano, yung, ano ba yung movie niya na yun? Yung Goblin, yun. Oh, nanonood din ako niyan. Okay? So, di ba nung nag-put up siya ng negosyo doon, klase, naghanap siya ng mga tao na magaling sa ganito, magaling sa ganyan, kasi nga, napaka-importante nito kasi, yan ang tutulong sa'yo para ma-execute mo yung tinatawag nating plan. Okay? Yung objective ng iyong negosyo para ma-execute yan ng mainam, kailangan mo lang magagaling na tauhan. Yan. So, bigyan ko kayo ng halimbawa. No? Ito sa Starbucks. Ito. Ito yung company overview. Okay? Our company. Ito sa Starbucks. O, yung sa mga mahiling mag-SB dyan. Oh, our heritage, our story begins in 1971. So, ang Starbucks daw ay nag-umpisa noong 1971. Along the cobblestone streets of Seattle's historic Pike Place Market. Okay? It was here where Starbucks opened its first store. Okay? So, dun daw yun, no? Sa Seattle. Okay? Historic Pike Place Market. Yun yung unang Starbucks na itinayo. Okay? It was, sabi dito, offering fresh roasted coffee beans, tea, and spices from around the world for our customers to take home. Okay? Kumbaga, ang ano pala, ang object, ang kumbaga parang ideally noon, ang Starbucks ay parang take out, no? Kunwari, dadaan ka, hindi, not to stay there on their store, no? Kumbaga parang take home lang, dadaan ka lang, bibili ka, tapos aalis ka na rin. So, ganun siya. Ganun yung original na system netong Starbucks na to. Our name was inspired by the classic tale Moby Dick, evoking the seafaring tradition of the early coffee traders. Okay, 10 years later,
a young New Yorker named Howard Schultz would walk through these doors and became captivated with Starbucks coffee from his first sip. After joining the company in 1982, a different cobblestone road would lead him to another discovery. It was on a trip to Milan in 1983 that Howard first experienced Italy's coffee houses, and he returned to Seattle inspired to bring the warmth and artistry of its coffee culture to Starbucks. Okay, kumbaga para bang yung iba't ibang mga flavors, yung how they serve the coffee, kasi sa Milan doon niya nakuha itong si Howard Schultz, kasi napanood ko na yung video nito eh. Sabi niya nung una siyang mapasama sa Starbucks, naging mahirap din sa umpisa dahil parang nagiging palugi ito, ganun ano. So nagkaroon siya ng trip doon sa Milan. So, nakita niya, ay, meron pa palang ibang way na pagpe-present ng kape. Okay? So, nung pagbalik niya din sa kanilang, sa Seattle nga na ito, sa kanyang bansa, dinala niya yung kanyang pamamaraan na ito. So, we swap our brown aprons for green ones and embark on our next chapter as a coffee house. Starbucks would soon expand to Chicago and Vancouver, Canada, and then to California, Washington, D.C. So, marami na hanggang sa dumating na rin sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo ang Starbucks. And, napanood ko yung video din ni Shaquille O'Neal, no? Regarding sa investment, no? Sabi, tinanong siya sa interview, ano ang pinanghihinayangan mong investment sa buong buhay mo? Okay? Ang sabi niya is itong Starbucks. Kasi, nung inalok sa kanya ito na mag-invest siya sa Starbucks, nung mga panahon na 1980s, class, ongoing yan, di ba? Nung mga 1980s, dyan yung prime nila, nila Shaquille O'Neal. Okay, mga 1989, okay, 1989 to 1990, yan yung prime ni Shaquille O'Neal. Okay, so, investment, tinanong siya ng investment dyan, hindi siya nag-invest. Kasi, ang katwiran niya, wala namang black American na umiinom ng na mahilig sa black coffee. Okay, so, ang gusto ng mga black American daw sa lugar nila ay chocolate, mga matatamis sa pagkain, and gatas, mga ganun. So, bihira yung umiinom ng kape. Kaya, inisip niya, hindi ito magkiklik. Okay, nakita naman niya ngayon. Okay. Pero ang pinaka the best naman na investment ni Shaquille O'Neal is yung Google. Okay, nung nag-uumpisa pa lang yung Google, nag-invest sa diyan. Okay, and yon, lumawak din ng Google, no? So, next is bahagi pa rin class to ng no? Balikan niyo na lang yung video natin kung gusto niyo itong matutunan ulit. Okay, yung mga bahagi na ito. Ito ay financial summary, part pa rin siya ng executive summary class. Highlight the key aspect of your financial plan, ideally with a chart that shows your planned sales, expenses, and profitability. If your business model, how you make money, needs additional explanation, this is where you would do it. Okay? So, halimbawa, ito yung example natin class ng financial summary, no? So, check nyo yan. Assets, current asset, cash and cash equivalents. So, nakalista dyan yung mga gastusin, at paano ka kikita ulit. Ayan, no? Liabilities. Alam niyo nang sabihin yung liabilities, di ba? Yung mga nagastos mo na. Okay, yung assets. Okay, ito yung parang pinakapuhunan. Okay? Yung mga liabilities, yung mga nagastos na is, ito yung no? Total is 354,000. Okay? So, ang nagastos na, 157,000. Okay? So, equity o common stocks with par value. Okay? So total equity daw niya is 196. So total liabilities and equity is 354,000, ano? So kung mapapansin niyo class, nandiyan la nakalagay diyan yung nakalagay diyan yung mga nagastos at pati yung mga pinagkakagastosan. Maganda rin na malaman din to ng investor na sa ganun paano mo gagastosin yung kanyang pera. Okay? So, maganda na gumawa din kayo ng ganyan.
funding requirements. Okay? If you are writing a business plan to get a bank loan or because you're asking asking angel investors or venture capitals for funding, you must include the details of what you need in the executive summary. Okay? Don't bother to include terms of a potential investment as that they will always be negotiated later. Instead, just include a short statement in indicating how much money you need to raise. Kumbaga, magkano ba yung kailangan mong pera? Kumbaga, sa mas madaling pagkakaintindi dito, magkano yung perang kailangan mo? Okay? So, halimbawa, investor consideration. For investing $29,500 in the company's capital, the new investors would receive a portion of ownership of 29.6% or 2,950 shares of $100 per value, no? As the investors will hold between 20 and 50%. So, kumbaga, dito din kasi nakasalalay yung, do you hold this? Yung magiging bahagi ng investors mo. Kung magkano ba yung kanyang ibibigay at magkano rin yung kailangan mo. Eh, halimbawa, kung 100 pesos ang kailangan mo, meron ka pa lamang 45 pesos. So, kailangan mo pa ng 55. Diba? So, kailangan mo pa ng 55. So, yung mag-i-invest, yun ang sasabihin mo sa kanya. Kailangan ko pa po ng 55 pesos para mabuo yung aking kapital. Okay? So, from there, makikita mo na rin ilang porsyento yun sa kikitain niya. Okay? So, yan po ay inilalagay sa funding requirements. Okay? So, milestone and tractions. Okay? The last key, ito yung last na bahagi ng executive summary. The last key element of an executive summary that investors will want to see in the progress that you made so far and future milestones that you intend to hit. If you can show that your potential customers are already interested in or perhaps already buying your product or service, this is a great to highlight. So sa madaling salita, class, yung milestone, ano ba yung nararating at ano ba yung pararating yan? Kumbaga, ano na ba yung narating ng business mo? Okay? Kumbaga, ano na ba yung naging progress ng iyong business? Also, ano na rin ba yung, kumbaga, future na hakbangin ng iyong negosyo? Diyan po nakapaloob yung milestone and traction. So, in presenting this, kung maaari daw sana, kailangan daw, class, na, what do you call this? Itong, yung mga bumibili na, pati din yung service, baga sabi dito, di ba, if you can show that your potential customers are already interested in, baga, nagpa-functions na yung negosyo mo, o bumibili na talaga sila, or your product or service, this is a great to highlight, no? Kumbaga, para bang ipakita mo dun sa milestones and tractions mo na nagpa-functions na itong negosyo na to, kumbaga, hindi lamang ito basta idea lamang, kundi ito ay ginagawa na at ito ay napangyayari na. So, napakaganda po, class, na ito ipinapakita natin sa ating executive summary. So, yun yung number one, ano? So, meron pa tayong yung lima na nabanggit ko sa inyo kanina. Pero, dito na muna tayo magtatapos sa ating discussion. So, yun lamang po at maraming salamat.